Ito pong survey ng Pulse Asia na pinapakita po yung pangunguna ni Sara Duterte sa presidential election survey. Pumapangalawa si Bongbong Marcos nationwide po. Ano? Pero gusto ko ding i-point out yung kulelat, yung nangunguna sa boto ng isda, sabi nga ni Kaado, ano? Si Antonio Carpio, 0.2%. 10 taon na po. Ano? Binibida ng Inquirer, Rappler, ABS-CBN, ANC, CNN Philippines sa TV, ano, sa cable TV. 10 taon na binibida ito, na nakaka 0.2% lang po siya sa pananaw ng taong bayan na worthy of any serious consideration sa presidential election. Yan po ang totoo dito kay Antonio Carpio. So we'll give Kaado first the first shot here kasi nga na skip natin siya sa issue kanina. So Kaado. Simple lang tong si ano eh. Sa tong sa masyado pa maaga para sa mga ganito. Unang-una hindi pa kumbisido si Sara Duterte, puro name recall lang naman ito eh. At saka tinitingnan ko yung distribution ng ano, medyo there's something wrong about that survey, no? Because even in Luzon, even in Northern Luzon, trailing si Bongbong Marcos, ay medyo ano yan. Tapos sa 80% sa Mindanao, si Mindanao is actually just between Sara Duterte and Manny Pacquiao. Eh masyadong ano pointed yung mga regional. Pero pag tiningnan mo naman sa national, ayan na. Tingnan niyo yung regional, makikita niyo na may mga konting merong mga pangalan diyan na hindi na dapat isama, no? Katulad ni Jejo Mangbinay. Eh, hindi pa ho panahon para magkaroon tayo ng indigenous people, no? Sa ating ano, not that I am putting them down, but I don't think they have the majority pa. Darating ang araw dyan, magkakaroon tayo ng mga presidente, mga Chamorro at mga ano-ano, just like in other nations. Pero not yet. Not yet po. Okay. Okay. Kaana, please, go ahead. Ako naman sa survey, nung una kong nakita, tinignan ko muna, parehas kami ni Kaado, kasi ganun din ako tumingin sa survey, tinignan ko yung regional distribution. Medyo hindi ako rin ano sa regional distribution. It does not reflect what I know and what I, from my friends. No, I'm from the Visayas, no, and I have so many friends in Mindanao, no, so I can, and to a certain extent, have a glimpse, no, of how things are, no. But on the other hand, even sa NCR, yung titignan mo yung nandun sa NCR kung sino yung leading, medyo hindi rin ako medyo ano. Pero pagdating na dun sa the whole Philippines, kasi sinum up na yan eh, ano, inano nila, medyo okay ako na ito talaga yung ranking. Pero pagdating sa regional distribution, parang medyo, ang survey kasi, dalawa yan, no? Ang laging tandaan ng ating mga kabansa, ang survey, dalawa yan. It really depends on who's doing the survey, if the survey is sponsored, how the survey was conducted, sino ang kanyang sample size, sino ang sample population, at ano yung sample size. Okay? Nang lahat ng, yun yung kailangan tignan. Kasi ang sometimes yung survey, kung talagang legitimate yan, done without any malice or without political intervention whatsoever or influence, it's a good way of looking at the trend. Pero kapag medyo may politika dyan, it's mind conditioning. No, lalo na kapag political survey na malapit na ang eleksyon. So, very ano tayo dapat dyan, very careful na mag-trust sa survey. Kasi sometimes din ang survey, hindi yun yung totoong nangyayari sa totoong buhay. Ano okay. Lang yan eh.